Reng opinion da reng bisita ang pong host kintutok yung programa, alin na opinion ni Mickey Bandi at pamuntok ni Istasyong Iti. Mabiyasa tama sanang sumuring niya masamas. Dahil ang karapatang pantao ay dapat at para sa lahat. Magandang araw, Central Luzon. Welcome po sa ating programang Dapat All, Human Rights for All. Ako po ang inyong Human Rights Defender, Sunshine Serrano. Kinikilala ang 25 ng Nobyembre bilang International Day for the Elimination of Violence Against Women, na kung saan binibigyan ng kahulugan ang violence against women bilang anumang akto ng karahasan batay sa kasarian na nagre-resulta o malamang magresulta sa physical, sexual o psychological na pagdurusa ng mga kababaihan. Kasama rin rito ang mga banta ng ganitong mga gawa, pati coercion o arbitraryong pag-alis ng kalayaan ng kababaihan, maging sa publiko o sa pribadong buhay ng biktima. Nilalayo ng pagkilala nito na matigil ang mga karahasang batay sa kasarian at ito'y nakalahad din sa Convention on the Elimination of Discrimination Against Women o sa CEDAW. Upang maproteksyonan ang mga kababaihan mula sa karahasan, isinabatas ang Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Kasama nito ay iba pang mga batas na ang layon ay maprotektahan ng karapatan ng mga kababaihan. Pero sa kabila ng mga batas na ito, masasabi na ba nating ligtas na ang mga kababaihan? Tatalakayan natin ang mga kasama natin mula sa hanay ng kababaihang tagapagtanggol ng karapatang pantao, si Ms. Edeline Rosales, Chairperson ng Kababaihang Bataenyo para sa Kalikasan, Karapatan at Pagbabago o Kabaro. Magandang araw, Ms. Edeline. Hello po, magandang araw po sa lahat. At kasama rin po natin si Ms. Daryl Liesa mula sa Pambansang Koalisyon ng Mga Kababaihan sa Kanayunan o PKKK. Hi, Ms. Daryl. Hello, mapagpalayang pati sa lahat. Yan. So may kasama po tayo, no, na dalawang nasa mga primer na organisasyon sa kababaihan. Maganda po siguro kilalanin muna natin kung ano yung ginagawa ng kanilang mga organisasyon. Ms. Edeline, maaari niyo po bang ipakilala sa amin ano ba ang Kabaro at ano ang ginagawa nitong trabaho para sa kababaihan? Ang Kabaro po ay isang grassroots organization na binubuo ng iba't ibang sektor. Meron kasi kaming tawag dito. Meron kaming mga sectoral formations ng aming mga organization dito, particular sa Bataan. Subalit, naisip kasi namin na parang ang usapin ng mga babae o ng mga kababaihan ay kailangan matuunan na higitariin, lalong-lalo na doon sa mga sector na meron tayo sa ating lipunan. Kung kaya naman, sa ganitong pagtingin, naisip namin na kailangan namin bumuo ng isang organisasyon na nakapatungkol talaga sa usapin ng mga kababaihan. Kaya naman sa ganitong paraan, naisip namin na itayo ang Kabaro, no? Kababaihan, Bataenyo para sa kalikasan at karapatan, no? At ng mga kababaihan dito sa probinsya ng Bataan. Dahil alam natin na bagamat meron talaga mga particular na issue or usapin ng ating mga sektor, higit na meron ding mga mas mabibigat pa na usapin ang mga kababaihan sa mga sektor na kanila kinapapalooban. Kaya naman naisip namin na dapat na makonsolida at mabigyan din ito ng isang particular na pagtingin kung paano ito dapat na resolbahin. Kaya mabubuo po ang Kabaro. Oo, kaya ano, no? Kasi mayroong talagang dagdag na burden ang pagiging babae. At kaya napakaganda nga po na may organisasyong
specifically ay tumutulong no sa mga taga-bataan na kababaihan. Ang PKK naman po, parang ano kasi kanayunan. Bakit po binuo ang PKK at ano po bang trabaho nito? So ang aming koalisyon ay koalisyon ng mga kababaihan sa kanayunan. So PKKK stands for Kapambansang Koalisyon ng Kababaihan sa Kanayunan, na binubuo siya ng iba't ibang mga kinatawan ng mga maliliit na magsasaka, mangingisda, katutubong kababaihan, mga manggagawang rural sa formal at informal na pagawaan sa kanayunan. Nabuo kami noong 2003, kamakailan October 15 ay nag-celebrate kami ng aming 20th anniversary. No? 20 taon na simula nung kami ay nag-unang kongreso, na noon ay dinaluhan ng mga iba't ibang probinsya. Sa ngayon po ay nasa 32 provinces kami, provincial coalitions kung tawagin namin. Kasama po ang Bataan, kaya na natutuwa ako na magandang magkausap no, ang PKKK at ang Kabaro. Kami ay nagkakaisa sa 10 agenda. Yung 10 agenda kung ating susumahin ay patungkol sa karapatan ng mga kababaihan sa pagmamay-ari, ang access at control sa lupa, katubigan, at syempre yung lupaing ninuno para sa mga katutubong kababaihan. Kasama sa agenda rin namin ang pagsali o pag-access sa mga serbisyong pang batayang serbisyo at saka serbisyong pangproduksyon na makakatulong para ang mga kababaihan ay lubos niya magampanan yung kanyang gampanin na paglikha ng pagkain. Ganun din yung partisipasyon sa pamamahala, proteksyon ng ating mga kababaihan mula sa epekto ng climate change, at syempre karapatan natin sa kalikasan, ganun din ang proteksyon ng mga batang babae. At sa gitna ng lahat ng ito ay gusto rin natin na may kaligtasan ng kababaihan mula sa anumang forma ng karahasan, at ang kanyang pagpapasya sa kanyang katawan, sa kanyang sarili ay magawa niya sa pang-araw-araw na buhay. So yung 10 agenda na yon ang aming pinagkakaisahan, pinayayabong at sinisikap na maging ambag dito sa ating lipunan. Mukhang pasok na pasok nga ang ano sa PKKK ang ano ang mga kosa din ni na Miss Edlyn no sa ano sa Kabaro. Ang pag-uusapan po nga natin ay yung ano no yung since 2004 ay mayroong anti-Vowsy law. At ano nga po isa po siya sa mga napakalaking achievement ng maraming organisasyon ng kababaihan na nilobby ito, ay pinaglaban at naipanalo no na magkaroon tayo ng batas na ganito. Kamusta na nga po ba ang lagay ng kababaihan with the presence of this law? Ay bumuti na ba talaga ang kondisyon na hindi na nanovo-violate masyado ang karapatan ng kababaihan, lalo na sa ano no sa relasyong ano sa domestic na relasyon? Actually isa sana talaga sa pinakamagandang batas na meron tayo ngayon ay yung Vowsy no, dahil bukod ito sa isinulong ito ng mga kapwa talaga natin mga kababaihan para protektahan tayong mga kababaihan mula sa iba't ibang klase ng diskriminasyon at mga pananakit o pang-aabuso, kasi pati yung ating mga kabataan ikasama rin doon sa batas na yun. Kaya lang kasi sa realidad no, sa realidad ng nangyayari sa atin ngayon, sa ginagalawan talaga natin, although nandiyan siya, existing yung batas, napakarami pa rin mga kababaihan ang patuloy na nakakatanggap or naaabuso no, kahit ng kanilang mga asawa, sa usapin ng trabaho, sa usapin ng kanilang hanap buhay. Marami pa rin sa mga kababaihan natin ang talaga namang hindi naman talaga nakatulong yung batas na ito, dahil siguro bukod na rin sa karanasan namin sa ground, kasi no, base doon sa mga talakayan at discussions na ginawa na namin sa pakikipag-usap natin sa ating mga kapwa kababaihan, marami sa kanila ang hindi alam na existing yung ganitong batas, no? At isa din sa pinaka-problema natin ay kung paano ba talaga ipinatutupad yung batas. Kasi unang-una, merong Vowsy at dapat automatic meron talaga mga Vowsy personnel na nakaupo sa, lalong kahit na sa barangay level, dapat merong diba? Kaso ang pinaka main problem mo, meron silang Vowsy desk pero walang Vowsy personnel.
no? At meron na akong na-encounter na Bausi case namin, no? So, mismo yung mga Bausi personnel, hindi nila alam paano pakikitunguhan yung problema sa Bausi. At ang masaklap pa noon, may mga Bausi personnel na ang nakaupo ay kalalakihan, no? At alam naman natin kapag sinabi nating Bausi, at lalo kung patungkol ito talaga sa kinakaharap na problema ng kababaihan o yung pang-aabuso sa kanya, napakahirap para sa isang babae na i-open ang lahat ng iyong nararamdaman, lalo na kung alam mong lalaki yung kaharap mo. Diba? Dahil alam natin na magkaiba talaga ng lente ang mga kalalakihan sa mga kababaihan. So isa din yan sa mga prior problem natin. At bukod doon, yung mga mismong Bausi personnel na nakaupo mismo na pangunahin sana nating nilalapitan, sa halip na nagawa ng aksyon yung naging problema o yung case ng Bausi, ay sasabihin nila na away pamilya lang yan, away mag-asawa lang yan, makukuha naman yan sa pag-uusap. Pag-usapan nyo muna, baka mamaya okay na yan. Ito yung mga bagay na sa kabila nung naandyan ng batas, pero nagpapatuloy yung ganitong klase ng diskriminasyon sa mga kababaihan. So ibig sabihin lang, sa mga ganong klase ng kaganapan, alam natin na hindi talaga naging matagumpay yung batas, no? Problema ito sa kung paano iniimplementa, at kung problema rin ito sa kung paano mo tinitraining yung mga personnel na dapat talaga ay nakatuon para doon sa problema o sa pag-handle talaga ng mga ganitong klase ng cases. Kasi kung wala talagang isang tiyak na magiging responsible para doon sa paghawak ng mga ganitong klase ng cases, mababaliwala lang yung batas. Paulit-ulit na mangyayari yung ganito. Miss Daryl, sa inyo po kasi kasama pa po kayo sa mga naglobby nito, no? Yung organisasyon ninyo. Ano po ang masasabi niyo? Na-satisfied po ba ang PKKK sa pagpapatupad nga nitong ano? Syempre may mga kailangan katulad ng mention ni Ms. Edlyn, no? Pero in general po ba, did it get better at least? Siguro kahit na ano, ang situation ng kababaihan o hindi pa rin talaga dahil nga yung mga kahinaan nga ng batas. Like for example, nakasulat naman sa batas, dapat may Bausi desk at dapat babae yung nasa Bausi desk. Bakit sa implementation, hindi napapatupad? Ano pong masasabi nyo? Mag-agree lang ako, no? Kung ang ating batayan ay ang dami pa rin nung ng mga naaabusong kababaihan. Sa Pilipinas kasi 1 out of 5, 15 to 29 years old, nakakaranas ng iba't ibang klaseng pang-aabuso, physical, emotional, sexual, and even financial. Kung ang pagbabatayan natin ay yung dami pa rin na nakakaranas ng pang-aabuso, malaki pa rin yung problema. At sa tingin ko, hindi natin to maiaasa sa isang batas lang na RA 9262. In fact, ang daming batas sa Pilipinas na nagpapatungkol sa gender-based violence. No? Lahat dudulo doon sa sinasabi ni Edeline kanina na implementasyon and resources. No? Paano mo ba i-implement yung batas kung sa tingin mo nga ay dahil sinabi sa batas, bow desk lang talaga nilagay. No? Walang tao. Nilagay lang ng desk. Walang chair, no? Pero I mean, it can be literal, pero at the same time, meron din kasing guidelines ang DILG. Paano masasabi na ang isang bow desk ay functional or functioning? Dapat kasi may iba't iba pang mga requirements na nakalagay sa loob ng barangay para i-ensure mo na kapag may lumapit na survivor, survivor-centered ka, confidential at privado ang pag-handle ng kaso. So dapat ganun din sa physical structure. So that would require resources. So kaya ang hirap dahil kung hindi nakakakita ng seguridad at assurance ang ating mga women survivors of violence, hindi talaga sila lalapit, no, doon sa kanilang pinakamalapit na magbibigay ng protection. Remember, sa mga naaabuso, di ba sabi natin 1 out of 5, sa 3 naaabuso, isa lang dyan ang magkakaroon ng lakas ng loob magsumbong. Maraming factors. Nahihiya, natatakot, ang irereklamo mo, yung bumubuhay sa'yo. So, madaming factors. Kaya, kung kayang maipakita ng barangay yung kasiguruduhan na mapoproteksyon na niya yung survivor, mas maganda. Pero kung ang barangay ay super laki,
Tapos ang bow desk personnel mo isa lang, hindi ka pa rin talaga makakatugon. So dapat mayroong out of the box thinking yung ating mga duty bearers, no, kapag pagtugon sa mga survivors ng violence. Yes, kasi siguro binubungangaan mo. Correct. Siguro kasi ano, nagpaka-losyang ka, kaya ka ano, kaya ka iniiwan, kaya ka inaano. Matindi diba? Ang kaya pupunta sa kabilang bahay. Ikaw pa may kasalanan ng lahat. Di ba? Victim blaming, matindi ang victim blaming sa slut shaming. Kapag halimbawa pinanghawakan mo na yung karapatan mo, umalis ka ng bahay, ayoko na sa tahanan na to. Si ikaw pa yung sisisid, ay may lalaki kasi yan. Ay oo, kasi gusto lang mag-asawa uli. Oh. So, makahanap ng ibang lalaki. Oh, yun nga po, no, napaka, is this cultural, Miss, yes. Ano, Miss Daryl? Of course, oo, sa tingin ko, it is cultural. Hinubog tayo, no, na may double standard tayo na una, tinatanggap natin na ang pambubugbog o yung pananakit ay justified. Dahil nga, maaaring obligasyon ang mga babae na hindi niya tinupad, hindi masinop sa gawaing bahay, hindi masarap ang luto. Kasi tinitingnan na gawain niyo ng babae, obligasyon niyo ng babae. So yung mga ganong bagay. Sabi kasalanan. Kaya siya nabuo. Oo. Nahubog tayo na pag hindi ginawa ng babae yon, masamang babae siya. So kaya na-justify ang violence sa iba't ibang antas. Kahit kakasuotan natin eh, 'di ba? Kahit mabastos tayo sa kalsada, anong suot mo? Anong oras ka nasa labas? Bakit ka nabastos? Sa halip na ang ating dapat tingnan, yung perpetrator. Pag-usapan rin po natin, ano ba po itong ano, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, yung CEDAW. Na tamang-tama kasi nga pinag-uusapan natin na societal to ay at ano to, patriarchal system nga kasi siya, no? Ay paano to makakatulong para maano natin, no, malabanan natin tong sistema na patriarchal na talagang nag-oppress na women kahit na maraming batas. Hindi lang nga po vowsy, di ba, anti-vowsy yung batas na meron tayo, pati nga yung anti-bastos, no, sa certain community sa Pilipinas ay mayroong anti-bastos law, pero bakit patuloy ang pagbabastos sa kababaihan? Diyan po magbabalik po kami, no, patuloy po ang ating pag-uusap sa Dapat All, Human Rights for All. Nagbabalik po tayo sa Dapat All, Human Rights for All. At iniwan po natin na tanong, no, ano po ba tong ano, tong Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Napaka ano, mouthful, no, si Do, na ano, kasama sa mga United Nations Convention po natin. At ito po ay specifically ay sa kababaihan at nakalagtaang Pilipinas. Pero ano nga po ba to? Miss Edlyn, paano ito nakakatulong sa organisasyon ninyo? Oo. Yung CEDAW kasi isa talaga sa pinakalayunin ng CEDAW ay yung itaguyod yung husay at kagalingan ng mga bawat babae, no? Syempre hindi lamang ito sa usapin na civil na kanyang pangangailangan, karapatang civil at maging sa kanyang karapatang pang-ekonomiya. At ganun din yun sa kanyang pag-unlad, no? Pag-unlad ng kanyang sarili at saka pagbabago ng kanyang sarili. So isa ito sa mga layunin talaga ng CEDAW eh, para sana yung kagaya ng kagustuhan natin na ang mga kababaihan talaga ay magkaroon ng isang tiyak na kaalaman. Kasi usually kasi talaga sa atin, sa lalong-lalo na particular kapag ka ikaw na ay nasa isang grassroots community talaga, makikita mo yung mga kababaihan, yung kung paano nila ikahon yung kanilang mga sarili, no? Para sa kanila, kapag ka sila ay may asawa na, kailangan lagi lang silang nasa bahay, hindi na, ang obligasyon na lamang nila sa kanilang buhay ay maglaba, magluto, maging mabuting nanay. Nakakalimutan or naisasantabi na natin yung pagiging tao mo, no? By yourself, na alam mo, bilang isang tao, meron ka rin isang nararapat talaga na karapatan na dapat mong tinatamasa.
At syempre, bilang isang babae, nababansot din ng ganitong kaisipan yung nawawala tuloy tayo sa isang tiyak na ikaisipan na meron pala tayong silbi sa lipunan. Ang mga kababaihan kasi talaga hindi lang talaga siya masasabi mo na mahusay lang sa mga gawaing bahay. Actually, doon pa lang sa usapin na kung paano mo ibabudget or pagkakasyahin, lalong-lalo na sa isang maralitang mamamayan ng lipunan. Doon pa lang sa kung paano mo didiskartehan na mapagkakasya mo yung budget ng iyong pamilya ay isa na talaga sa malaking suliranin ng mga kababaihan sa kasalukuyan, no? At sila yung gumagawa ng paraan kasi minsan, 'di ba, pagka ako nakalakhan ko na ang magulang ko ganun eh, no, kapag umuwi siya ng bahay nang walang kita, sasabihin niya sa nanay ko, "Oh, bahala ka na dumiskarte kung paano mo didiskartehan yung pagpo-provide sa pamilya natin." Nasa no? babae so, yung burden, no, Edlyn. Nasa babae yung burden. Lahat ng burden nasa kababaihan. Pero sa kabila nun, pinapanatili mo siya sa isang klase ng kaisipan na dapat hanggang ganitong level ka lang, no? Yung kumbaga hindi yung tipong yung mismong yung pamilya mo or yung iyong asawa ay lilimitahan ka sa iyong kaalaman, no? Kahit pa sabihin natin na nasa yun lahat ng burden, gagawin mo rin siya ng extension lang din doon sa kakayanan mo na ginagawa mo sa bahay. So ibig sabihin, maglalabada ka, magbe-babysitter ka din, or magtitinda, yung mga ganong klase. Pero alam naman natin na meron pa talagang mas higit na kapasidad yung mga kababaihan. Marami tayong mga kakayanan, particular doon halimbawa sa usapin ng mga manggagawa, no? Kaya natin na mamuno ng isang line, no? Kaya nating mag-stand as line leader. Kaya nating humawak ng mga sinasabi nilang gawain na pinapartikularize lang sa mga kalalakihan. O sa mga kababaihan nga, may mga kababaihan na particular na pumupunta talaga sa dagat para mangisda, no? Pero yun hindi talaga nakikita at hindi rin nasususugan ng ating kasalukuyang gobyerno kung paano mapapaunlad yung ganitong kaalaman ng kababaihan. Kung paano ma-empower mo pa lalo ang kababaihan para hindi lang sila manatili na nakakahon sa kanilang mga tahanan at ang tanging alam lamang nilang gawin ay yung extension ng kanilang mga gawain sa bahay. Kasi kung tutuusin, marami pa talagang pwedeng ang mga pagsisikap na gawin tayong mga kababaihan at hindi lamang yung pagsilang at pagbibigay ng bagong henerasyon ang isa sa pinaka-importanteng papel ng kababaihan, no? Doon na panalo na tayo doon, eh. Doon pa lang sa paghuhubog ng ating mga anak upang maging kapakipakinabang sila at mapakinabangan din ng susunod pang henerasyon ay isa na talaga 'yon sa pinakamalaking ambag natin pero hindi kinikilala, no? Kaya malaking bagay talaga ang SEDO, no? Malaking bagay ito na magamit ng mga organisasyon or malaking tulong ito sa organisasyon namin dahil alam namin na ang pagbibigay pa ng mga sigit na kaalaman sa mga kababaihan na lagpas sa kung anong kultura, yung binabanggit nga kanina ni Mami Reza na kultura na itinatak sa atin bilang isang babae dahil pag nakita pala sa ultrasound kung ano yung kasarian mo, meron ka na agad tiyak na linya eh, no? Pero ang tanong kasi doon, paano natin dapat binabago yung linya na itinuturo sa atin ng kultura, no? Kaya mahalagang bagay yung pagbibigay talaga ng mahigpit tawag dito, mga pag-aaral sa ating mga kababaihan na malaki sa laki ba naman ng bilang nating mga kababaihan, bahagi tayo ng ekonomiya, bahagi tayo ng isang lipunan at malaki sa ating bilang ng mga kababaihan ay meron ding mga kapasidad na kayang-kaya natin na pantayan o higitan pa nga ang mga kalalakihan, 'di ba? Doon pa lang sa pamumuno sa iyong sariling tirahan at sa pagpapalaki ng iyong pamilya, di hamak na magaling na mahusay na tayo doon. Paano pa kaya kung bigyan pa tayo ng higit pa
tawag ito, pagkakataon para linangin yung mga kakayanan yun. Kaya alam natin talaga na ano eh, na yung pagbibigay na empowerment sa mga kababaihan talaga ay isa talaga yun sa alam natin na makakabasag talaga doon sa sinasabi natin patriarchal na uri ng lipunan na meron tayo ngayon. Kung ma-empower talaga natin yung kababaihan. At malaki nga siguro, malaking tulong ang CEDAW sa ano no, sa pagre-recognize na tayo ay may power as women, no. Miss Daryl, sa ating experience, 'di ba, with CEDAW, ay nakapagsampa na tayo ng kaso, no, sa CEDAW, no. Naalala ko, isa siya sa mga celebrated cases. Pero after, bakit nga ba pwedeng magsampa ng kaso sa CEDAW? At paano ito nakakatulong maghanap ng hustisya para sa ano no sa biktima na hindi maaaring nakahanap ng hustisya sa Pilipinas? Yung ating sinasabing pamaraan para makapagsampa ng kaso using CEDAW ay dahil tayo rin ay pumirma sa tinawag nilang optional protocol na kung saan iko-communicate ng isang nagko-complain o victim survivor na hindi siya nakakuha ng anumang hustisya sa lahat ng antas dito sa bansa na kanyang kinapapalooban. So ang Pilipinas, tayo pa naman yung first honor sa ASEAN na pumirma noong 1981. Tayo yung mahilig naman tayong pumirma. Mahilig tayong pumirma sa mga human rights instruments, no? So itong Bill of Rights of Women ng CEDAW, tayo sa ASEAN ang unang pumirma. So lampas apat na dekada na tayo ay dapat tumutupad dito. Kaya lamang, yun nga, kahit meron siyang mga iba't ibang batas na katumbas ng CEDAW sa iba't ibang aspeto, pwede natin kasing tingnan yung ibang mga batas, like halimbawa, even anti-rape law, yung mga batas na to ay susog doon sa ating commitment sa CEDAW. Pero yung pinaka-enabling law natin ay yung Magna Carta of Women na napaka-late din, no? Late din siyang naipasa bilang enabling law ng ating pinirmahang tratado na CEDAW. Kung lahat lang yan, hindi ka pa rin makakuha ng hustisya bilang victim survivor, may karapatan tayo na magreklamo, no? Itaas ang ating pagpapaabot ng reklamo at pag-seek ng justice doon sa CEDAW, sa UN level na ito. So parang ano siya, kahit naman dito sa atin, halimbawa, hindi tayo makakuha ng tamang serbisyo, nakaranas tayo ng diskriminasyon sa loob ng bansa, ang ating gender ombud ay ang Commission on Human Rights. So pwede rin tayong magsumbong sa Commission on Human Rights regarding sa ating mga gender-based violence and discrimination na nararanasan. Subalit kung sa loob nga ng bansa hindi pa sapat, ay pumunta na tayo, dumako na tayo sa mas mataas na antas. So yung CEDAW ay mayroong ganong mekanismo na pwedeng-pwede natin siyang gamitin. Yung kagandahan ng CEDAW, meron siyang mga prinsipyo na hindi lang non-discrimination. Yung non-discrimination, ito na yung binabanggit kanina ni Edwin, yung pagkakahon, yung hindi pagsali sa kababaihan, yung pagbabawal sa mga kababaihan na gawin yung mga bagay na maaaring yun yung makakapagparana sa kanya ng karapatan niya. Isang prinsipyo din, bukod sa non-discrimination ng CEDAW, ay yung state obligations. Alam natin yan, respect, protect, fulfill. No, dapat kailangan talagang gawin ito ng gobyerno. Panghuli ay yung tinatawag nating substantive equality. Yung substantive equality, ito yung nagsisiguro na hindi lamang sa batas nakasulat, hindi lang sa polisiya makikita yung pantay na trato. Katulad ng sabi ni Edeline kanina, pwedeng sabihin sa Magna Carta of Women, uy, ang babae ay mangingisda na ang turing dyan, fisher folk. Ang magsasaka ay babae din. Pero sa aktwal na programa, hindi naman siya nakaka-access ng mga... hindi siya kasali. Hindi siya kasali. Wala siya sa listahan ng agrarian reform beneficiaries. Wala siya sa listahan ng mga mangingisda sa kanyang probinsya. Kapag nagkaroon ng kalamidad, hindi siya kasama sa mabibigyan ng ayuda. So yung mga ganun, walang substantive equality doon. Kaya ang obligasyon pa ng Estado, gagawa siya ng programa na tinatawag nating temporary special measures. Ito yung mga affirmative actions. Gagawin niya ng kusa para yung mga barriers o yung mga hadlang sa mga babae, mapalaya siya doon. Yung mga stereotypes, isa yun eh. Isa yun sa mga nagpapalala no, ng pagkaiwan ng mga kababaihan sa kaunlaran. So, yung karahasan, lalo na. Lalo nang yun yung nagpapalala kung bakit ang mga kababaihan
hindi makalabas, no? Hindi maging malaya na gawin yung gusto nila. So dapat yung resources ng gobyerno ay maglaan talaga para sa mga affirmative actions na ito. Oh, kasi yun yung ano, yung mag-i-ensure na unti-unti ay nagiging talagang equal ang treatment sa kababaihan, no? Sa ano po, sa inyong organization, Edlyn, ano yung mga sa tingin nyo na kailangan pa natin, no, na para ma-ensure na ang kababaihan ay maging equal, no, sa kalalakihan, hindi lang sa ano, no, sa pagtingin sa pamilya, pero sa mga oportunidad, no, katulad ng na-mention nyo, ano ang mga kailangan gawin na affirmative action ng ating gobyerno? Syempre unang-una kasi kung merong mga talaan, no, yun na yung binabanggit nating talaan ng mga benepisyaryo sa mga mangingisda, sa mga magsasaka, syempre dapat merong mga kababaihan na nakakasama sa list, no. At kung, natatandaan ko pa nga nung panahon ng pandemic, no, tinatanong nila, sino ba yung head of the family, no? At kapag ka ibinigay mo yung pangalan mo na ikaw yung nanay, ikaw, hindi ba pwedeng yung asawa mo lalaki? Kasi siya dapat yung head of the family. So, doon pa lang yung mismong ipinapakita nila, bakit hindi pwedeng maging head of the family yung babae? No? Doon pa lang talaga parang... Budget, di ba? Siya naman ang magbabudget. Yung mami naman ang magbabudget. Bakit hindi siya yung ano, hindi siya yung dapat nakalista sa ayuda? Kaya nga eh, di ba? Isa agad yun sa malaking problema natin eh, no? At syempre yung meron man tayong tinatawag na God fund nga, di ba? Na pwede sana nating ma-avail. Na, kaya lang kasi, ang madalas na programa ng asawa ni Mayor ay yung pa-Zumba, yung mga pa-t-shirt, pabili-bili ng kung ano-ano. Naman kasi, para may beautification din tayo. Pa, ang ibig lang nating sabihin, merong mas mga importanteng dapat paglaan na klase mga pondo na nagmumula sa gobyerno. Halimbawa, yung mga capacity building and training, no? So sa halip na daan-daanin mo sa ganong klase ng activity, bakit hindi doon sa capacity building, no? Bakit hindi doon sa mga livelihood programs na kung saan yung mga kababaihan natin ay magkaroon ng extra income, no, na magkakapacitate din sa kanila. Halimbawa, kung ikaw ay isang mangingisda, hindi lang dapat yung pagtutuyo ang alam mo. Baka pwede pa silang magbigay ng iba pang training. Halimbawa, sa paggawa ng mga tusino, longganisa, pananahe, para mas lalong madagdagan or makapacitate pa natin yung mga kababaihan. Pero syempre, after nun, ang nangyayari kasi sa atin ngayon, makapag-training lang sila, tapos na. Diba? Walang puhunan. Yes, ang susunod na step, paano mo itutuloy-tuloy dapat? At matiyak na talagang magkakaroon talaga ng tiyak na pagkakakitaan yung ating mga kababaihan na kahit mismo doon sa sarili niyang bahay, alam niya na kaya niyang gawin. Hindi magbibigay ng puhunan ang gobyerno. Samantalang, napakaraming mga kababaihan ang nangangailangan ng mga sa center nga lang namin dito, minsan walang libreng inject para sa reproductive, 'di ba? Ang dapat yung pagpapa-check up ng mga kababaihan sana libre man lang, pero walang ganoon. Walang mga ganong klase ng programa, no? Although merong batas, pero walang programa. Kaya ang malaking tanong doon, saan napupunta yung pondo? 'Di ba? Kasi nga maganda man ang batas, kung hindi po pondohan ng maayos, wala rin naman siya, no? Hindi natin mai-implement properly. Miss Daryl, last ano na lang po message. Ano pa yun dapat gawin ng gobyernong ito, ng gobyerno ni Marcos Jr. para ma-ensure naman na bumuti ang pag-enjoy ng karapatang pantao ng mga kababaihan. Unahin natin yung huli nating binanggit. Pondohan, no? Ano itsura ng 2024 proposed budget ngayon, no? Nitong nakaraang weekend lang ay napag-usapan niya ng grupo ng mga kababaihan. Walang pondo para sa reproductive health, sa family planning and responsible parenthood. Di po ba't pinaglaban natin ang Republic Act 10354, ang RPRH law? Subalit sa dulo pala, ay bak mukhang mamalimos tayo ng pondo. Yung
Pagpapakita kasi na ang isang gobyerno ay nung truly cares. If this government truly cares, dapat nilalagay niya hindi sa anti-terrorism, hindi sa confidential funds, kundi dapat doon sa direktang pupunta sa mamamayan, lalo na sa mga kababaihan. So yun yung una, no? Yung accountability ng gobyerno sa mga batas na kanyang ipinasa pero hindi naman pinopondohan, dapat pondohan ito. Pagtibayin din po natin, no, yung sistema ng hustisya, kaya hindi rin humihingi ng hustisya yung mga victim survivors ng violence kasi una, hindi siya accessible. Hindi nakakatulong, hindi survivor-oriented, kumbaga nandun pa rin yung takot na baka siya yung sisihin. So mas gawin natin itong friendly sa mga kababaihan. At kung hindi kaya ng gobyerno, makipag-partner sa mga lokal at community-based initiatives. Kaya ito yung suot ko, yung GBV Watch Group. Ano ba ito? GBV Watch Group, ito yung mga inoorganisa namin na mga bantay GBV, mga kababaihan din na maaaring ang iba doon, survivors din, na tutulong sa mga kapwa nila survivors na makakuha, no, ng makalapit sa sinasabi nating referral pathway. Saan ba lalapit? Sino ang makakatulong sa kanila? Kasi yung impormasyon yun yung kulang eh. Yung pagpapalaganap ng impormasyon sa iba't ibang mga batas, napaka-importante na ito. Isang forma na to ng affirmative action na magparating nila ito sa kasuluk-sulukan ng bansa natin. At yun nga, pakilusin. Huwag suspetsahan, huwag pagdudahan. Kasi may mga GBV watch groups kami na sa halip na i-welcome ng barangay at magpa-thank you dahil, ay, nakatutulungan nito ang aming Valdez. Nagsususpetsa pa. Ano ba daw ang interest ng mga kababaihang ito na nagtatapok-tapok? Minsan hindi man suspechan, hinuhusgahan mga marites daw. So gusto nating tanggalin, no, sa ating lengguwahe yung marites ay negatibo ang konotasyon. Bagkus gusto natin mga marife, mare, mga feminista kami. Di ba? Marife na pala. Marife na pausuhin natin. Na dapat tulungan ng gobyerno dahil willing tumulong ang mga kababaihan na nag-oorganisa na kanilang mga sarili, tulungan din sila ng gobyerno. Yung sinasabi ni Edlyn ng mga training, capacity building, new skills para sa economic independence sa mga kababaihan, dapat makita na may kaugnayan yan sa pagpawi ng karahasan. No, yung mga sa pinakahirapan at kaunlaran, may kaugnayan sa karahasan. Ang usapin ng gera at kapayapaan, mayroon kaugnayan sa karahasan. Lahat ng ating ginagawa, maiugnay sana ng gobyerno sa pagpawi ng diskriminasyon at karahasan sa kababaihan. Kailangan lang patalasin yung analysis, no? Kasi ngayon, ang naobserbahan ko, nauuwi lang sa kakarampot na 5% cut budget ang pagtingin sa pagtulong sa mga kababaihan. So hindi dapat marami pang pangangailangan ng kababaihan. At ang nakakalungkot nga, may batas naman na nagsasabing dapat itong punan pero hindi nagagawa ng ating gobyerno po. Napaka ganda ng ating talakayan ngayong araw po. Pasensya na po at bitin tayo. Pero sa susunod po, maaaring mapag-usapan uli natin ang sa pinakababaihan. Dahil napakalayo pa nga po sa, ano, no, sa equal rights ang na-experience ng ating mga kababaihan sa panahon ngayon. Maraming salamat po. Iyan po ang ating talakayan sa Dapat All Human Rights po. Sa pagdodokumento ng mga kaso sa paglabag ng karapatang pantao, kasama din sa mandato ng Task Force Detainees of the Philippines ang pakikipaglaban para sa karapatan na hindi matorture. Ito ay batay din sa Republic Act 9745 o ang Anti-Torture Act of 2009 na kung saan nilalahad ang karapatan sa kalayaan mula sa malupit, hindi makatao at kahiyayang parusa o pagtrato, partikular na may kinalaman sa mga taong nasa kustudiya o mga bilanggo. Isang proyekto ang idinaos noong 26 ng Hunyo 2023
Bilang pagunita sa United Nations International Day in Support of Victims of Torture, gayon din ang pandaigdigang kampanya laban sa torture. Ito ang Basta Run Against Torture o BRAT na sinuportahan ng proyektong Safe in Custody ng Association for the Prevention of Torture o APT. Nakabahagi rito ang iba't ibang organisasyon gaya ng Commission on Human Rights, United Against Torture Coalition Philippines at mga kinatawan mula sa gobyerno. Dinaluhan ito ng 400 na katao mula sa iba't ibang civil society organizations o CSOs at ahensya ng gobyerno tulad ng Philippine National Police, Department of Justice, Department of the Interior and Local Government at iba pang mga ahensya. Nagtapos ang BRAT sa isang programa at pagpirma ng mga CSOs at ahensya ng gobyerno sa panawagang pagkilos na sumisimbolo sa kanilang pakikipagtulungan na matapos ang torture. Kasama sa panawagan ay ang pagbuo ng National Preventive Mechanism na susubaybay sa mga detention facilities upang matiyak ang proteksyon ng mga bilanggo mula sa torture. Kaugnay nito, nakatakdang bumisita sa bansa ang mga kinatawan ng United Nations Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment upang masiguro ang paglikha at epektibong pagpapatupad ng National Preventive Mechanism on the Prevention of Torture sa bansa. Samantala, naganap naman noong 23 ng Hunyo ang isang high-level meeting na dinaluhan ng mga kinatawan ng CSOs at ahensya ng gobyerno sa tulong ng APT upang pag-usapan ang pagkasa ng panawagang lumikha ng national framework sa bansa upang maging ligtas ito sa kustodiya. Sa pagtatapos ng pulong, inihayag ni Mr. Christoph Wagner, Head ng Development Cooperation Section, Delegation of the European Union to the Philippines, ang kanyang suporta sa panawagan ng pagkilos sa pagpuksa ng torture at ang mainit na pagtanggap niya sa collaborative approach na kinabibilangan ng mga kaugnay na ahensya ng gobyerno, mga CSO at international organizations upang matugunan ang nasabing issue. Educate, advocate, organized for human rights. Malayo na rin ang narating ng ating lipunan. Kumpara noon ay mas progresibo na tayo pagdating sa usapin ng gender equality at may pagkilala sa karapatan ng mga kababaihan. Ngunit kung titignan maigi, ay madami pa ding mga issue na kinakaharap ang mga kababaihan. Hindi pa din nawawala ng tuluyan ang patriarka sa atin. Dagdag pa ang mga hadlang at kakulangan sa suporta na nagmumula sa gobyerno. Kulang pa din tayo ng resources upang tuluyang maimplementa ang mga affirmative actions sa pagproprotekta sa karapatan ng kababaihan. Madami pa ding hindi naaabot ng mga impormasyon dahil sa kakulangan nito. Madami pa tayong kailangan gawin sa kabila ng mga batas na meron na tayo. Kailangan ng patuloy na panawagan sa gobyerno para batugunan ang mga pagkukulang na ito at tuluyang maisulong ang pagkapantay-pantay sa kasarian at proteksyon ng kababaihan mula sa diskriminasyon at karahasan. Ako po si Sunshine Serrano. Tandaan, ang karapatang pantao ay dapat para sa lahat.